So we have this flat roof of steel frame building shown in the photo is intended to support a total load of 2 kilopascal. O yan yung load, kilopascal. Galing yan sa dead load, galing din yan malamang sa live load. So pinagsama-sama, naging 2 kilopascal. Determine the roof load within region A, B, C, D. Okay, nasaan yung A, B, C, D? Ito A, B, C, D. So nasa bubong yan, diba? So pag tinignan mo yung top view nito, ito yung top view, plan view. Okay, so ito yung si A, ito si B, okay, ito si D, ito si C. I'm sure na nasusundan niyo yung drawing, magaling kayo dyan sa mga pag-interpret ng drawing. So plan view to. Okay, 4 meters to, ito yung shorter, yung S, tapos ito ay 6 meters daw. Okay, so given yung dimension na yan, 4 by 6. So pagka sinolve natin yung M, ano yung M? S over L. Ang shorter, mas maikli, 4. Tapos yung longer, yung 6 meters. So that's 2/3. And 2/3 is 0.67, diba? 0.67. And 0.67 is greater than 0.5. Therefore, this is two-way slab. Again, pagka two-way slab, paano dinidivide yung load? Try at 45 degrees, diba? Gawa ka ng 45 degrees dito, 45 degrees din dito. 45 to, 45 yan. Kada lahat ng corner, 45, 45, 45, 45, lahat. So, mag-intersect sila rito. So, kung 4 meters to, hahatiin ko yan sa gitna. So, 2 meters to, 2 meters din to. Kung 2 meters yan, 45 degrees to, so 2 meters din lalabas to. Doon nakuha yung 2 meters dito. 45, kalahati nito, so 2 meters, 2 meters din to kasi 45 degrees eh. So kung 6 meters yung total, may 2 meters ka rito, may 2 meters ka rito. So ano tira? 2 meters din to. Para maging 6. So yan na yung dimension niya. Okay? Okay, ang pinapasolve sa atin ay yung roof load daw within region ABCD, that is transmitted to beam BC. Okay, beam BC. Nasaan si beam BC? Eto. Yung nasa gitna. Okay. Eh, mayroon ding load dito, diba? So, ito yung triangular distribution dito eh. Ganyan eh. Oh. Eh, sa kabila, ganun din eh. Diba? May ganyan din siya. Actually, dito rin eh. Ang distribution dito, ganun din eh. Two-way slab lahat sila eh. So, pagka kinonsider mo yung BC, ano yung area na kinakarga ng BC? Ano yung tributary loaded area load ng area ng BC? E di yung trapezoid dito, tsaka yung trapezoid dito. Dalawang trapezoid. Diba? Ito yung trapezoid dito sa kaliwa, at tsaka yung trapezoid sa kanan. So, yan yung magiging load. Okay? Naintindihan ba? So, pagka dinrawing ko si CD, ba, ito si beam CD. Drawing ko si CD. Kunwari, isi-simplify ko lang yung support. Gawin kong simple support. So, ito si C. Ito si D. Anong haba? Anong span ng CD? Yun yung longer span. Yung 6 meters, di ba? Anong load ni CD? Okay, so trapezoid. Yan, trapezoid. So, yan ngayon yung load ni CD. Tapos ang load nito is 2 kilopascal, 2 kilonewton per square meter. Okay? Kaya lang, since dalawang trapezoid yan, I'm just going to multiply this by 2 times 2. Kasi dalawang trapezoid yan. Tapos pagka kinonvert ko yan, ko-convert ko yan sa uniform load, simple beam pa rin. Gagawin ko ng uniform load. Tawag ko rito is W2. Anong W2 ko? Yung W2 ko, yung gagamitin ko yung formula, WS, okay? WS over 3 times 3 minus M square over 2. Yung W2, yan yung magiging uniform load ko rito. Ano yung W? Yung W ko, yun yung 2 kilopascal. 2 kilonewton per square meter. Ano yung S? Ano yung S? Yung smaller, shorter, 4 meters. Over
3 times, yakit ko sa taas, times 3 minus m. Ano yung m? Diba? 0.67 square over 2. O yan. Pagka-calculator mo yan, yan yung W2. Yung W2, yan na yung uniform load sa equivalent uniform load niya ng 6 meters span ng beam CD. E di mas madali nang i-analyze. Ay, sorry, times 2. So, lagay ko na lang dito yung times 2. So, 2 times W2. Times 2, bakit? Kasi dalawang trapezoidal tributary area ang kinakarga ni beam CB. Question? Nasusundan? Sir, ba't CD yung ginamit? But D, sir. BC, sorry. BC, sorry. BC. Sorry, BC. BC. Thank you, sir. Pag CD kasi triangle yun eh, diba? Pagka CD, triangle yun eh, mali yun. It should be CB or BC, trapezoid. Next. Okay, so let's have this third example. So we have a steel framework, so bakal daw yan, to support the reinforced stone concrete slab that is used for an office. Okay, so the slab is 200 millimeter thick. Sketch the loading that acts along members BE, FED, wherein A is equal to A is equal to 2 meters. So, ito 2 meters. Tapos yung B is 5 meters. So, di bali, ang pinaka, anong size ng slab natin dito? So, ang slab natin dito is 2 by 5 meters. So, solve natin yung M. M is shorter over longer. Ang shorter is 2. Ang mahaba, 5 meters. So, 2 divided by 5 is actually 0.4. 0.4 is less than 0.5. Therefore, ano siya? Ano ba yan? One-way slab, di ba? So, this is one-way slab. Okay, one-way slab. Ibig sabihin ng one-way slab, paano mo hatiin yung 2 by 5 na slab? May dalawang slab ka rito. E, hatiin mo sa gitna. Ang hati ay dun sa mas maliit na span, sa 2 meters. So, hatiin mo yan dito. Tapos dito rin, ganun din. Okay, ang tinatanong is for BE. Nasaan ba yung BE? Yung BE, ito yung BE. Yung beam sa gitna. Okay, so beam, BE. Okay, so ito yung tributary area niya sa beam BE. Okay, so kunwari ito yung BE. So ito yung B, ito yung E. Okay, so di bali ito ay kalahati ng 2, so 1. Tapos ito kalahati rin ng 2, so 1 meter din to. So ito yung tributary area natin para sa kay BE. Naintindihan? So ito ay 5 meters. Tama? Okay, so yan yung tributary area ng BE. 5 by 2 meters. So rectangle siya kasi one-way slab. So pagka in-idealize ko si BE, ba, simply supported na lang. Ito si B, ito si E. So, ito yung uniform load niya. So, alamin lang natin kung ano yung uniform load niya. Ito ay 5 meters. So, tawagin ito as W1. So, how do we solve for W1? Okay. So, solve natin yung W1. Yung W1 would come from ano-ano mga loads? Slab, concrete slab. Okay. So, concrete slab. Okay. Ang concrete slab, ang unit weight niya is 23. Ano nga ba? Anong concrete slab natin? Balikan natin. Doon sa mga table.
Asan dyan yung concrete? Ito yung concrete, oh. 23.6. Nakikita nyo? Yung 23.6. Ito? Opo. Ayan, diba? 23.6 concrete. Reinforced concrete with stone with gravel. Oh, yan yung ordinary. 23.6. Okay. Okay, so 23.6, that's kilonewton per cubic meter, unit weight. I-multiply ko siya ng kapal. Anong kapal ng slab? 200 mm. So that's 0.2 of a meter. Ayan. So di bali, 23.6 times 0.2. Ano yan? 4.72, that is kilonewton per square meter. Cancel yung isang meter dito eh. Magiging square na lang yon. Kilonewton per square meter is actually kilopascal. No? Or equal yan sa kilo or kilopascal. Parehas lang yon. Okay, ano pa? Ano pa yung load na kinakarga ng slab? Self-load. Ano? Self-load. Self-load. Self-weight ng beam. Pero sabi dun sa problem, neglect self-weight of the beam. So, hindi natin siya sama. Neglect daw eh, sabi sa problem eh. Neglect self-weight of the beam. So, hindi natin siya sama. Pero pagka binigay yung self-weight ng beam, isasama mo siya. Okay? So, for this problem, neglect daw. Ano pang load? Yung office. Diba? Sinabi office daw ito eh. O, pagka office, ano yun? Live load. Diba? So, live load kailangan natin. Live load ay office. O, balik tayo dun sa code. O, nakikita nyo, nasaan yung office? Ayun. O, anong klaseng office kaya to? Arkitekto, anong office to? Call center ba? BPO ba to? Lobby ba to? Other office? O, kunwari call center. O, 2.9 tayo ha. Nakikita nyo? Office. BPO or call center, kunwari, yan yung project mo, 2.9. O, balik tayo, 2.9, anong tawag dito? Kilonewton, ay kilopascal yan ha. 2.9 kilopascal. O, balik tayo, 2.9 kilopascal. Kilopascal or that's also kilonewton per square meter. O, yan na yung load, diba? Okay. So, kukuhain natin yung total load. So, the total load, yun yung W1 na hinahanap natin. That would be combination siya ng dead load. Ito, dead load to, diba? Etong live, ito, live load. May NSCP 2015 daw sabi, oh. 2015. So, isabihin, lalagyan natin siya ng load factor. 1.2 of dead load plus 1.6 of live load. So, di bali, substitute natin. 1.2 of dead load is 4.72 plus 1.6 of live load is 2.9. So, that would be 4.72 times 1.2 plus 1.6 times 2.9. So, we got 10.304. That's kilopascal or kilonewton per square meter. Nakakasunod? Sunod? Question so far? Sorry. Sir, may question. Yes, go ahead. Paano po kapag hindi in-indicate kung anong type po ng office, anong gagamitin po namin yun? Ano ba yan? Sa actual o sa exam? Sa actual. Sa actual kasi kailangan mong specific, di ba? Matatanong mo yung kliyente mo. Hindi pwedeng gawa mo ang office, di ba? So, sa actual, matatanong mo yung kliyente mo, anong klaseng officer? Okay? Robot po sa exam, sir. Sa exam, para hindi kayo ma-confuse, gagawin kong specific. Pero kung wala talagang basihan, edi para safe, kasi pag wala kang basihan, ang gagawin mo is go with the safer side. And yung safer side would be yung pinakamalaki. Yung pinakamalaki ang pipili mo para safe ka dun. Okay? So, basically, yung total load natin, ang tag dito, total floor load. So, total floor load natin is equivalent to 10.304. Take note, this is kilopascal.
or that's kilonewton per square meter. So balik tayo dun sa BE. So ito yung member BE. Okay, so ang length niya 5 meters, diba? Tapos tinawag natin yung load as W1. Anong unit ng W1? Diba dapat ang unit ng W1 is kilonewton per meter lang kasi uniform load yan eh. So, paano mo gagawin yung 10.304 na ang unit niya ay kilonewton per square meter para siya maging kilonewton per meter na lang? Saan mo ito yung mumultiply? Ito kasi ay... Ayan, okay. So, ito kasi is floor area. Area. So, dapat i-multiply mo to dun sa tributary width. Ito yung tributary width. Tributary width. Which is 2 meters. So, times mo yan ng 2 meters. Kaya, ang lalabas times 2 is 20.60. Ang unit na yan, kilonewton per meter. So, yan na yung load natin dun sa beam BE. So, tapos na. Diba sa strength of materials, yan na yung binibigay sa inyo. O, may simple beam ako, ito uniform load, 20 kilonewton per meter. O, analyze mo na yung beam. Yan yung dati sa strength of materials. Ngayon, sa theory of structures, itinuturo ko sa inyo paano nalalaman nakocompute yung mga load na ngayon. By identifying kung anong occupancy type, anong material, etc. O, sumunod, ano yung sumunod? FED. Okay, o, zoom ko lang. Nasaan yung FED? Ito yung FED, no? FED. So, ano yung load natin sa FED? So, since one-way slab siya, diba ang one-way slab siya, so galing sa slab, walang kinakarga yung FED. Ulitin ko, since one-way slab siya, ang kumakarga lang ng slab load natin ay yung mga beam. Yung CD, okay, so yung beam na to, yung BE, at saka yung AF. Silang tatlo yung beam na kumakarga ng slab dahil one-way slab. So, ibig sabihin, pagka FED na, okay, so pagka si FED na yung i-analyze natin, ito yung F, o kunwari, ito si F, ba, simply supported. So ito si F, ito si E, ito si D. So anong load ang kakargahin ni FED? Walang slab load siyang kakargahin. Ang kakargahin niya, di bali, yung reaction dun sa galing kay BE, yung support reaction galing kay CD, tsaka yung support reaction galing kay AF. Naintindihan? Okay, balikan natin si BE. Diba si BE na-solve na natin? Ito na si BE, diba? Ayan na si BE. So, pagka sinolve natin yung reaction na to, tawagin tong R, reaction sa B, ito reaction sa E. So, pagka dinrawing ko si... Pag dinrawing ko si F, ano to? Si E, at saka si, ano to? Si B. Okay. Etong RE na to, di ba yan yung reaction dito? Yan yun. Itatransfer ko lang siya doon. Nakapatong kasi to, nakapatong yan, doon sa beam FED, FEB. Okay, so isosolve ko muna yung reaction RE, tapos yan yung gagawin kong concentrated load dito sa gitna ng FEB. Ganon din yung beam na nakapatong dito. No? So yun yung RF. At saka yung beam na nakapatong din dito, si RB. Ayan. So yan na ngayon yung magiging load ko para kay FEB. Walang slab load akong ilalagay dito dahil yung buong slab ay kinarga nung tatlong beams na kanina. Kasi one-way slab. O, edi pag alam mo na yung mga concentrated load na yan, o, kaya mo na rin ma-solve yung reaction ng FEB. O, mag-ano ka na lang, mag-statics ka na lang dyan. Nag-gets nyo? Kasi one-way slab. One-way slab kasi yung given. Can you imagine kung naging two-way slab to? Can you imagine kapag kakunwari two-way slab to, ano ang magiging load sa FEB? Imagine ninyo, pagka naging two-way slab to,
Bago to ha, bago lang ha. If two-way slab, ito yung F, E, B, ito A, ano to? Kalimutan ko na yung letters. A, B, C pala, sorry. A, B, C. Ha? A, B, C. A, B, C, D, E. Oh, mali. A, B, C, D, E, F. Okay, pagka two-way slab to, diba magiging ganito siya? Ganyan. 45, 45, 45, 45, 45, 45. So, magiging two-way slab. Okay, so pagka pinasolve sa inyo yung BE, ito yung magiging bago sa BE. Trapezoid na dalawa, two times W, W. Tapos, yung FED, FED, magiging, paano itsura ng FED natin? Dalawang trapezoid, sir. Oh. Hindi, triangle to. Diba ito yun eh? Tapos ito pang triangle dito. Ganyan. Tapos may beam dito. A reaction. Ito yung RE. Galing dito. Dito yung RE dito. RE. Yun din yung RE doon. Tapos meron din dito. Yung R, F. Tapos dito may R, D. Nagets nyo? Ganyan yung magiging load sa FED natin. Tatlong concentrated load. Tapos may triangular load pa. Kasi may triangular area tayo. Kasi naging two-way yung slab. Nagets nyo? Madali lang siya. Kailangan lang naiintindihan kung paano gawin. May question? So, tapos kung trapezoidal load to, i-convert mo na lang to sa uniform load. Using the formula, naalala nyo, yung WS over 3, WS over 3, tapos 3 minus M square over 2. Trapezoid to uniform load. Tapos itong triangle load na to, i-convert mo siya sa WS over 3 formula. Para siya maging uniform load. So, pagka sinimplify mo na yan, edi, pagka sinimplify mo na siya, sila, si BE magiging, hindi na trapezoidal load, uniform load na lang siyang ganyan. Tapos, si FED, pagka sinimplify mo, hindi na triangle, kundi, uniform load na rin yung triangle, tapos may concentrated load dito, concentrated load dito, concentrated load dito. No? So, pagka sinimplify mo, magiging ganyan na siya. Okay. So, yun. That's it. That's how we calculate loads based from tributary areas. Sir? Yes? Yung pag po ba ginawang uniform load yung BIM FED, ta times 2 pa rin po ba siya dahil dalawang triangle? Ah, hindi na. Kasi yung supposedly yung unang triangle dito, ito yung conversion na yun eh. Ito yung uniform load na yun. So yung triangle naman dito, ito naman yung uniform load na yun. So hindi mo na kailangan i-multiply ng 2. Ang i-multiply mo sa 2, ito yung trapezoid sa BE. 'Di ba? Kasi si BE ay dalawang trapezoid yung tributary area niya. Isa dito, tsaka isa rin dito eh. Pero pag ang tinanong sa inyo yung AF, isang trapezoid lang. Pagka AF ang tinanong. Kaya minsan, posible ganito mangyari oh, para magkaroon lang kayo ng idea. Posible magkaroon ng ganito. Kapag ka, diba kayo mga arkitekto, minsan gumagawa kayo ng floor plan. Tignan nyo yung ginagawang yung pahirap sa mga structural. Pagka, diba, maglalagay kayo dito ng stairwell. Diba? Butas yan.
Tapos magbibigat, tapos magpo-poste. Tapos minsan hindi pa tapat-tapat yung poste. Alam niyo ba kung paano kahirap ginagawa namin doon pag ganyan, yung mga ganyan. No, hindi tapat 'to. Oh. May poste ka rito, may poste ka rito, 'di ba? Ay di pagka ang tawa, kunwari meron bang biga rin dito. Hindi ito, siguro magiging ganyan ang loading distribution. Tapos ito magiging one way lang, ganyan lang. Okay, tingnan mo kung anong nangyayari. Para sa beam na to, isipin mo yung beam na to. Ang load nito ay trapezoid galing dito. Tapos dito, galing sa baba, wala siyang load kasi one way. No? Tapos paano pagka ganito naman? At ba dito, one way to. O paano load mo rito sa ano, sa beam na to? Paano load mo sa beam na orange? Triangle dito sa kaliwa. Okay? So tapos one way. Pagka one way kasi wala eh. O, halimbawa, maging gawin natin two-way to, two-way slab. Ayan, two-way slab. E di nagiging, ano, nagiging triangle sa kaliwa, triangle sa baba. Okay? E paano pagka dito, tingnan nyo ah, nakaganyan siya. So, ito magiging ganyan yung load niya. O, ano ang load ngayon dito? Ito sa orange na to. Triangle galing sa baba. Part ng trapezoid dun galing sa taas. Ganun namin sinosolve yung mga load sa bawat beam na pinapagawa nyo sa amin. Tapos, di ba, mahilig kayo pagka yung poste sa ground floor, hindi lumulusot sa poste sa taas, iba-iba, o nagiging planted column pa yun. So, ganyan na nangyayari sa structural. So, para ma-experience nyo yung ginagawa namin, kapag ganyan yung mga post-it biga na inilalagay nyo, gawin nyo yung assignment natin ngayon. Yun yung classwork natin. Although yung classwork na ibinigay ko sa inyo, tapat-tapat naman yung poste nun. Tapat din yung biga, hindi pa ganun kahirap yun. Pero I want you to feel lang, ha? So I want you to feel lang kung paano mag-compute ng loads. Para at least, pagka gumagawa kayo ng mga plano, ma-realize nyo rin, uy, ayokong pahirapan si structural engineer, di ba? Baka first and last project ko na to sa kanya. So, parang ganun lang, para maging harmonious yung relationship between architects and civil engineers, or structural engineers. Yung mga loadings, titingnan nyo sa manual, ah. Yung pinapakita ko, yung tinitingnan ko sa NSCP, doon nyo hahanapin. Yung classwork nyo kasi nakaspecify doon kung anong materials, anong partition na materials, anong flooring, lahat nandun. Hahanapin mo yun isa-isa doon sa NSCP. Tapos i-convert mo kung gaano kalaki yung kilopascal equivalent niya. Pag nakuha mo yung kilopascal equivalent lahat ng mga loads, ayun, pag sasama-samahin mo yung lahat ng dead load, i-multiply mo sa 1.2. Pag sama-samahin mo lahat ng live load, i-multiply mo na 1.6. Tapos, i-add mo, yun na yung magiging floor load mo.